Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video po, mag-wear test tayo ng BLK. BLK All Liquid Matte Foundation. So, ito siya. And, na-purchase ko siya sa Lazada. Amounting to 499 plus 50 pesos na shipping fee. So, as you can see po, talaga naman, na-test ko yung product kasi nang binili ko siya, puno siya. So, meron ng mga 3 weeks bago ko i-review itong product na to at sure naman ako, meron akong maitutulong or meron naman akong ma-share doon sa mga bagong magpe-purchase ng product na to. So, meron siyang 3 shades. Ang shades niya ay yung porcelain. Okay, yun ang kinuha ko. Sand and honey. So, yung honey, masyadong dark na. Yun naman, pero medyo dark na talaga siya sa akin. Maski yung sand na dapat sana para sa skin tone ko. Pero you know me naman, guys, diba? Ayaw ko ng kakulay. Ewan ko ba? Hindi ako sanay, nakakulay ko lang. Gusto ko mas lighter ng konti. Kaya siguro hindi ako nagko-concealer or hindi ko naman kasi kailangan mag-concealer dahil wala naman akong masyadong problem sa under eye. Actually, ang problem ko lang naman sa under eye ko, itong mga lines ko talaga. Kung nakikita nyo, malines talaga ako dito. Saka dito sa eyelids, malines talaga. Kaya kahit na nagpa-primer ako dyan bago ako maglagay ng eyeshadow, wala din. Talaga nagki-crease din siya. So, ayan. So, hindi ako gumamit doon sa video ko kanina. Hindi ako gumamit ng any primer. Ang ginamit ko lang is, syempre, after ko maligo, nag-toner, then sunblock. Don't forget the sunblock, guys, para sa anti-aging, diba? Then, after nun, gumamit ako ng beauty blender using this foundation. Yan. Nakalagay siya, diba, all matte. Pero, guys, pag yung experience ko kasi sa mga ibang foundation, pag sinabi niyang all matte, talagang flat. As in, flat lang yung mukha mo. Pero ito, kahit sabihin niyang all matte, may dewy effect siya. So, yun ang maganda sa kanya. Kasi nga, ang sabi niya, diba, kiniklaim niya na the silky weightless fluid unifies the skin tone with its ultra blendable moisturizing formula, all while guaranteeing a natural looking and comfortable makeup look. So, hindi siya katulad ng ibang foundations na natry ko na alam mo foundation day. Hindi naman. Ito, parang kakulay lang ng skin tone ko. Guys, hindi ako naglalagay na foundation sa leeg. Ang nilalagay ko lang yung pulbo. After the sunblock or the lotion, pulbo. Hindi ko alam. Hindi ko kasi type yung pag nalalagyan ng color, yung damit, kaya ayoko. So, ayan. So, ito yung product na to. I-wear test natin. Time check, 8:15 a.m. Nandito ako sa office para wag kayong magulat. Hindi ko suot ang aking mahiwagang headband. Kasi tapos na naman tayo mag-apply. Usually naman sinusuot ko yun kapag mag-apply ako or mag-test ng product, diba? So, balikan ko kayo anong actual na experience ko. Although, alam ko naman na at the end of ng video na to, sasabihin ko pa rin na pro BLK. Tinapos na agad ang assessment din, no? Parang, short na yon, shortcut na yon. Hindi nyo na kailangan makita. Pero, maganda pa rin na makita nyo yung actual na performance ng product sa skin ko. So, yan. Yan. Kita nyo ba? Although, naka-highlighter ako, pero maganda siya talaga, guys. Kasi 'di ba, akala natin kapag sabi na porcelain yung color, yung matatakot ka na baka parang wala ka ng dugo, pero hindi, guys. Maganda siya talaga. For me, parang bagay sa akin yung porcelain. Hindi ko type yung sand. Kaya ito. Ha? Balikan ko kayo from time to time kung anong performance ng product sa face ko. Okay? See you in a bit. Be doing my voiceover. So, ito ang BLK All Day Matte Liquid Foundation. Ang shade ko ay porcelain. Yan yung packaging niya. So, siya ay nakalagay sa glass bottle. Kung, as you can see, kita niyo naman, nagamit ko na siya for almost 3 weeks. So, na-purchase ko siya sa Lazada at pump ang kanyang applicator. So, nakapag-prep na ako ng face, nakalagay na ako ng toner and moisturizer. Ilalagay na natin ang product using ating fingertips.
Tapos, gamit syempre ang beauty blender sa pagbe-blend ng product sa ating mukha. So, ayan. So, guys, sabi ko sa kanina, diba, liquid foundation siya. So, kahit na liquid foundation siya, hindi siya madaling mag-set. Kaya may time ka na i-blend. So, huwag kayong matakot na i-distribute na yung product. Kasi ako, ganun ako eh. Parang antagal kasi pag part-part lang ng face. So, ako ginagawa ko, dinidistribute ko na siya. Tapos, saka na ako nagbe-blend. Lalo na sa mga under eye. Yan, sa mga nose. Sa nose, yung sa side ng nose. Ewan ko ba, doon madalas nag-iipon ng kung ano-ano eh. So, yan, sa aking noo, sa aking forehead. Yan, yung kabila, yan, yung sa under eye ko kasi, hindi naman ako gumagamit ng concealer, no? Kaya lang, ang under eye ko, saka yung eyelids ko, masyadong maraming mga lines. Kaya kahit na nagpa-primer ako dyan, nagki-crease pa din. So, ayan, dinidistribute ko na siya evenly sa aking face, sa using yung beauty blender. So, ayan siya. So, guys, nakikita nyo ba yon? Yung dewy effect na kinikreate niya, kahit ba sabihin matte foundation, pero may dewiness na nangyayari. So, yan ang maganda kay BLK. Hindi siya yung flat lang sa face. So, yan, may healthy glow na nagaganap. Yan, i-blend niya maigi, lalo na yung sa mga side ng nose. Yan, sa pisngi. Ano pa ba? Chine-check natin kung ma-evenly ba yung pagkakadistribute ko nung item or nung product sa aking face. Tapos, balikan ko kayo, guys. Ito na ako sa tricycle. Papasok na ako ng office. May turnover kasing mangyayari, kaya kailangan kong pumasok na opisina. So, yan na yung aking makeup for today. So, balikan ko kayo, guys. Hi! I'm back! So, update. Time check. 10 a.m. po. So, ito na siya. May nagbe-build up lang ng konting shine sa aking ilong. Pero, it's okay naman. Para sa akin, healthy pa yung ganyang shine. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi siya talaga matte na matte. Meron siyang dewiness na parang nakaka-glow. Nakaka-glow siya ng skin. So, balikan ko kayo mamaya ulit para sa another update. Hi guys! I'm back! So, ito na. And si Kuya Jess gumagawa doon. So, pakita ko lang sa inyo yung oras. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Pero, ano na, 1:30 na. So, ilang oras na? Count tayo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So, 6 and a half hours na siyang nasa face ko. So, yan. May mga nagbe-build up na shine. Pero, ano pa siya? For me, it's healthy. Tingnan natin sa mirror. Hi. Okay lang. Pero, mag-blot tayo. Blot tayo. Tignan natin kung ano. May improvement ba? Wala. May mai-improve ba? Tignan natin. Ito na siya. Okay. Nakita niyo ba yung oil? May nag-build up na oil. Pero yan lang naman. Hindi naman ako ganun ka-oily kasi. Unlike nung iba. Dito, yung mga may mga shine. Sa kilay. Kayo rin ba ganun? Pati kilay? Kasi ganun eh. Meron din mga shine sa kilay. So, ito na siya ulit. After ko mag-blot. So, yun. Lapit ko ha. So, hindi naman siya nahuhulas. Wala rin cakey na nagaganap sa face. Except dito, kasi syempre malines nga talaga yung sa mata ko. So, ito siya. So, tignan natin kung gaano pa katagal ang itatagal ni BLK
Liquid, all matte liquid foundation. See you in a bit. Naka-voice over ako uli, guys. Nakatulog ako. Nakita niyo naman, nag-oil up ang aking face. So, kita niyo naman, kahit na nag-oil up siya, healthy pa din. Konting blood lang yan, pwede ka nang gumora uli. O, diba? Ito yon mga hapon na, nasa bahay na ako, naka-uwi na ako. So, ayan siya. Okay lang naman for me, kailangan lang i-blot para umayos uli o kaya maglagay ng powder para umuke uli. Kita niyo naman, no? Oily. Pero pwede na. Pwede. Kasi natulog nga ako eh, mainit sa kwarto. Hi guys! I'm back! I'm here for the final update. So, time check! 7 p.m. So, kung 7 p.m. siya, 7 a.m. ko siya nilagay, mga 12 hours nang nasa face ko ang BLK All Matte Liquid Foundation. So, ano bang masasabi ko sa performance niya? For 12 hours, hindi naman bad na yon, sobra kayo. Actually, kung all day lang naman, mga 6 to 8 hours, okay na yon, okay talaga yon. Ngayon, since tumagal siya ng mga 12 hours, may konting shine, may shine. Kung halimbawa, alis pa ako, magbablat lang ako niyan, gora na. Pero ngayon, hindi na tayo magbablat kasi nga, 12 hours na siya sa face ko. Gusto ko na, hindi naman siya nangangati ako, pero gusto ko na rin namang maghilamos kasi alam niyo naman, pag nasa bahay, di ba? Gusto ko nang wala makeup kasi, although, wala ka naman talagang, paano ba siya? Isa siya doon sa mga type ng foundation na kahit thick yung formula niya, okay lang. Wala kang totoo yung kiniklaim ng product na weightless, na lightweight, na parang natural, na second skin mo lang. So, habang tumatagal yung product sa face mo, mas lalo kang parang yung parang may healthy glow. Nakita niyo naman, di ba, kanina nung in-apply natin siya? Kahit sinasabi niya na all matte, pero tignan nyo, meron siyang mga glowing effect. Wala pa akong highlighter ha, diba doon sa video ko noong una, meron na siyang dewy effect. Sa price niya na $499, alam ko po na marami pang liquid foundation na mas mura din naman sa kanya. Kaya lang kasi nga po, sabi ko nga sa atin, diba, hindi pag sinabing working sa'yo, eh ganun din ang effect sa akin. So, kailangan nating itry. Hindi naman natin alam na kung ano talaga yung mag-work hanggat hindi po natin tinatry. Kasi iba-iba po yung textured ng skin natin. Kumbaga, parang pag nagpawis tayo or nag-oil up, iba-iba pa din eh. Pero sa akin po, nire-recommend ko tong product na to. 2 thumbs up. Hindi ko mailagay yung kabilang side para 2 thumbs up kasi nakahawak po ako sa phone. So, I hope meron po kayong nakuha or may napala po kayo sa panonood ng video na to. At see you po sa aking susunod na video. Don't forget to click like and subscribe para po for more helpful videos. Bye!